Hello everyone, good morning. So nandito na naman ulit tayo sa aming mini farm dito sa Zypress Mini Farm sa Coral ni Bacal, Calaca, Batangas. So ngayon, papahito lang sa inyo yung bawat sulok ng farm namin, kung anong meron mga tanim namin. Like for example, itong grapes. So ito yung may example ng berries namin. Meron din tayong raspberry, meron tayong strawberry, and we have mulberries. So at meron pang iba, so like cherry, dragon fruit. And hopefully mas mapadami namin yung mga tanim namin dito kasi as of now we have 700 square meter pa lang natatamnan. And hopefully yung mga next kasi ito ay 1/4 hectare, so 2,500 square meters. So hopefully matamnan namin lahat ito. And para pag soon na mag-open siya, maging maganda yung farm. So still under development pa rin po ito. So hopefully mas maging maganda siya. So please like and subscribe po. Stay tuned to my channel and have a good day. So hello po, nandito tayo ngayon sa aming greenhouse para sa mga strawberries. So ito po yung mga strawberries na nakapaso para mas madami akong maitanim kasi yung iba nasa lupa. So ngayon po, every weekends po nagtatanim po ako ng strawberries and mga grapes. So yun po, ito po yung ginagawa ko during weekends para mas mapadami yung tanim. And then before po ako pong makalimutan, so meron pong nagpa shout out from Nunok po. So maayong buntag sa inyong tanan diya sa Nunok. So kay Ma'am Ivory Lisoy Lira, so shout out po sa Lisoy family. So thank you very much for tuning on my channel and sana po tuloy-tuloy pa po yung suporta natin. Thank you po very much. Appreciate po. And then, yun po sa mga taga-Nunok. Salamat sa inyo tanan. So, thank you. So, yun po. Let's go na po dun sa mga part ng plants po namin dito sa Zypress Mini Farm. So, again, good morning. Ito po yung aming front side. So, dyan po may mga strawberries. Tapos may bricks na ginagawa. Yung pagtatanim dyan, hindi pa siya tapos. So, tatapusin pa daw hanggang sa mapuno yung mga strawberries dito sa harap. So, yung nasa kanan po, yan po ang Sweet Charlie. And Akihime naman. And then, ito yung San Andreas. Yan. So yun yung mga San Andreas na tinanim. So mukhang magaganda sila dyan. So yan po yung sinik po yan, hinik. So siya po yung nagdidilig, calcium nitrate po yung dinidilig niya. So ang purpose po niya is para ma-neutralize yung acid and ma-detoxify yung plant, and of course para sa fueling ng proteins and para dumami din yung down niya. So yun po, sana matapos namin lagyan to within this month para pagpasok ng January, December, January is maraming bunga sa season ng strawberry. And so ito naman po yung dragon fruit. So kahit bata pa, nagbunga na rin siya. Oh. So nice. So fortunately, nagbunga siya. So kahit isa lang, at least meron. So konti lang yung tanayin kong dragon fruit kasi nagtatry pa lang din ako. So ganyan po. And then ito po yung isa. So yung katabi niya rito, ito po yung cherry. So this is acerola cherry. So hindi ko pa po siya pinuprone kasi pinapalaki ko muna para mas maganda yung maraming bunga. Sa tag-ulan pa rin, so maraming damo. So para in sa center nito maglalagay ako ng upuan para at least merong kanlong. Tapos may cherry sa taas. So ito yung front. So, marami pang part dito na walang tanim doon, wala pa rin tanim doon. So, puro pa yung mga damo.
So para naman mas gumanda ang ating mga strawberries at lumago yung mga dahon, kailangan din natin natanggalan siya ng mga may mga damage para hindi maapektuhan yung mga magaganda. Kasi minsan yung mga patay na dahon, lapitin siya sa mga insects o fungi or any bacterias. Kaya kung mananatili sila dun, mas lalang dadami. So importante na nagtatanggal tayo ng mga patay na dahon para mas maging maganda yung tubo ng plants natin. So yan po yung mga ginagawa kong tuwing weekends or kung may time ako minsan pag walang pasok. So yan po. So thank you. Okay, so ito naman yung vineyard section. So far dumadami na yung tanim kong grapes. So meron akong bagong additional dito. At yun ay ang Shakhtar. Ito po yung Shakhtar. So this is a black grape. Black grapes po yan. And then yung Everest ko medyo dumami-dami na rin. So yan, mga bagong transplant yan. So mabilis silang lumalaki. So yan po yung mga Everest. Sa linya na ito, lahat dyan, Everest. Yan. And then on this side is my red cardinal. So puro red cardinal yung part na ito. So almost 1 year na itong mga red cardinal na ito. And hopefully this September pag nag-prone ay magbunga sila. Kasi last time ng 10 months sila, hindi sila nagtuloy sa bunga. Although nag-flower naman yung iba. Pero meron akong isang ditong red cardinal na nagbunga kahit na hindi ako nag-prone. So papakita ko. Nandito siya. So ito yung bunga ng aking red cardinal na kahit hindi ako nag-prone. So ayan, so nagputol lang ako ng sanga niyan. So siguro dahil mas matanda na siya. Yan, so mayroong dalawang bunga ng red cardinal ngayon. Kung nakakatuwa ko na. Kasi akala ko hindi nagbubunga ang red cardinal dito sa South Luzon. So, pero mukhang mali ako. Kasi eto, nagbunga siya talaga. At nagtuloy sa, yan, naging butil na siya ng bunga. So, yan. And then of course, yung aking Brazilian. So, meron pa rin mga natitirang bunga. And yung ibang pinutol ko, nagkaroon din. So, ayan. So, this is, this is Brazilian. So, mayroon lang ako dito ang dalawang puno ng Brazilian. So, ayan. Meron pong ulit ditong, eto. Ganun din, nagputol lang ako. So, bumunga ulit siya. So, same here. Meron pa dito. Ito, may natira pang bunga. Hindi pa siya ganun kainom. Malapit na yung mahinog actually. And we have here also. Ito. So ngayon, nagputol din ako. Papansin nyo, mas malalaki ang bunga niya ngayon. Tsaka mas malaki yung bunch niya. Compared nung mga unang bunga. Kasi siguro, mas matanda na ng konti yung plant compared before. So meron pa dito. Ito. Nakakatawa kasi mas malalaki ngayon yung bunch niya compared dun sa mga unang bunga niya. So mas malalaki ang expectation ko dito ng bunga. Ayan yung isa. Yung iba inalis ko kasi para hindi ganun kadami yung bunga niya na bibigyan ng nutrients ng plant. Kasi syempre magpo-prone ulit ako by September, so dapat hindi ganun kadami muna yung bunga sa ngayon para pagdating ng September mas padami siyang ibubunga. So napansin nyo, ito yung unang nabunga, maliliit yung bunch nyo. Liit lang. Unlike doon sa mga bagong bunga. So, yan po. So, this is my mini vineyard. So far, meron ako 51 na tanim. And hopefully, mas mapadami to. Kasi, mukhang maganda yung
maganda ang grapes dito sa area namin. So yan, meron din ako nilagay dito na vineyard section. And then I'm using solar panel para sa ilaw sa gabi kasi wala pa akong kuryente dito. So yan, so this is yung itong Everest ko. Yan yung Everest. So yung pinaka mataba. Dalawa at saka yung isa. Yan. So yun yung una kong mga Everest hanggang sa napadami kaya dumami na ngayon. Thank you. So ngayon naman po magbibigay ako ng tips para po mas gumanda yung sanga natin at tumaba siya para pag nag-cuttings mas maging maganda. So ayan po yung ating mga side shoots. Tinatanggal ko po yan para yung sanga natin ay mas mag-focus yung nutrients niya doon and mas tumaba siya para kapag kailangan na nating mag-prone, mas mataba yung magiging result o yung quality niya mas maganda. So yung mga tendrils, tinatanggal ko din siya para yung nutrients mag-focus lang dun sa pagpapalago at pagpapataba ng sanga. Although syempre hindi naman lahat, kailangan magtira ka pa rin. Especially yung mga kumakapit na. Yung mga bago na sa tingin ko sobra, tinatanggal ko. So importanteng ginagawa din to during the time na lumalaki yung plant para habang wala pa siyang 5 feet, tinatanggal mo sa juice para mas pabilis siya lumaki. But of course, once na nasa 5 feet na siya, kailangan mo nang magpatuloy ng sanga at maging cordon. Tapos mamili ka na ng mga fruiting cane na sanga. Then, tuloy-tuloy lang na gawin to. So, ito naman po yung aking kubo, munting kubo. So, dyan po ako natutulog, nag-i-stay. At kapag nandito mo yung family ko naman, mga kapatid, mga pamangkin, dyan kami nag-i-stay. So, mini kubo lang po yan. So, ayan po. Pag may bisita ako, dito rin kami nag-i-stay. Medyo madumi lang to ngayon kasi wala pa naglilinis. So ayan, meron table, may upuan. So ganyan po siya. And then, ito pa yung kwarto. Meron po siyang kama. And then up. Ayan po, medyo madumi lang ng konti. Actually, madumi talaga. Hindi pa kasi naayos. Ayan. So ayan po yung kubo. And then meron pa ako ditong yan. So hindi pa ganun kaayos kasi inaayos pa to. So yung kusina hindi pa siya ganun kaayos. So lalagyan pa yan ng bubong. And then so may CR naman siya dito. May pinagawa akong CR. So ayan pa yung CR banda dyan para pag may bisita dito pa magsisiyan. So ito na po yung aking kabilang part sa strawberry section. May apple and then on this side puro mga mulberries. Ito po yung native na mulberry. So yan, may mga bunga na siya. Marami pong benefits yan. Gagawa pa ng video para sa mulberry para at least alam nyo kung ano mga benefits niya, paano magtanim. So ito naman po yung Illinois variety. So yan po, mas malalaki po yung bunga niya sa times 3 ng bunga ng native. So about 1 to 3 inches ang laki ng bunga niya. So sa ngayon hindi ko pa siya pinapabunga, hindi pa nagka-cut kasi tag-ulan. So, minsan namamatay lang din yung bunga. Like, for example, ito. Nang papabunga sa nag-cut ako. Kinat ko to. May lumabas na bunga kaya lang dahil umulan nga. So, parang hindi rin siya naging okay kaya pinutol ko lang ulit. So, yan. So, yan po yung mga mulberries. So, ito yung minarkot ko. So, yan, may mga bunga na siya. Tanggalan ko na ng mga patay na dahon. So, nandito tayo ngayon sa aming apple part. So, ito yung ating Fuji apple from seeds. So, meron pa akong 7 Fuji apple. So, this one, saka yun, and then this one. So, 1 year and 1 month na po itong nandito. And then, ito kasi medyo na late yung pag-transplant ko. Pero mas bata ng konti. So, I think this one is mga 7 months. And then I have also here
one bugo apples from Kenya. So hopefully this one is maganda yung tubo niya dito sa park, sa area na to. And then meron din akong binili yung bagong variety, which is the Red Delicious Apple. So ito yung mga bago ko, one bugo and Red Delicious. And then hopefully pag mas lumaki to, gagawin ko siya, igagraph ko siya dito sa mga Fuji Apple Farm Seeds para mas mabilis siyang bumunga. And yun nga, medyo papatandain natin siya kasi kukuha tayo ng cuttings from one bugo. Kasi yung one bugo na to is from other plant siya na bumubunga na. So, yan. So, ito po yung mga apples ko. So, pag mas padami natin ito, lalagyan pa namin dun sa video. So, ito naman po yung close video ng ating apple. This is a Fuji apple from seeds. So, yan po. 1 year and 1 month na po yan. And then, yan po yung mga katabi niya. So, meron po ditong alima sa side na to. Yan po. So, malalaki na po yung apple na yan. So, kailangan nyo lang po talagang alagaan. So, mas maganda po ang effect ng apple from seeds kapag dinadirect sa lupa after mga siguro mga 4 months or 3 to 4 months na medyo lumaki na yung plant. So, yan po siya. And then, yung minarkot ko, naging okay na rin kaya meron akong additional pang isa. So, nagkaugat na rin. So, itong part na to medyo bago lang to. I think 7 months. 7 to 8 months siya. And then, ito yung bago kong bili na apple. This is a Red Delicious Apple. So, from Sir Michael Tino. So, if you want to buy, you can ask Sir Michael Tino also. And then, dito sa katabi niya ay ang One Bugo Apple na from Kenya. So, this is a good variety din kasi for hot climate kaya binili ko din. So from Sir Mike, Sir Mark Martino po. So pwede rin kayo bumili kay Sir Martino. So yan po yung mga apple ko dito. So mukhang maganda rin yung ano niya, yung kanyang tubo dito sa amin. So hope mas mapadami nga. Thank you. So ito naman po yung aking mga raspberry. So, yung raspberry na yan po ay mga sampinit ay native dito sa Pilipinas. So, ito po yung ibang mga raspberry. So, yan. So, po lang raspberry ay ano lang, lilim. So, medyo may konting sunlight. So, yan po. So, malalaki na sila. So, sa season nito, mas siguro madami-dami na itong bunga. Ito naman po yung example ng bunga ng ating raspberry. Hello po. So ngayon pipitas po tayo ng atis. So ito po yung mga atis dito. So sayang naman po kasi kinakain ng mga ibon. So ito po. And then meron pa. So, yun po, ito. And then, pero pa dito yung isang malaki. Ako, medyo malayo. So, yun, namo po muna. Ito na lang po muna. So, yun, salamat po. Po. So, medyo maganda. Maganda tong, ano na to, atis. So, punta naman tayo sa ibang area. Thank you. So, hello po. Ito naman po yung part ng pinakadulo ng mini farm. So, ito may papansin niyo sa baba. Medyo wala pang mga tanim. So, ito po yung balong tanan ng mga pinya or other plants. So, medyo talaga kinakatayuan mo. Pero, adventurous kasi ako kaya mas gusto ko yung mga ganitong part. Pwede rin mo po dito. So, yun nga po. So yun, dito niya. Medyo malawak-lawak pa. Mga 1,000 square meter yung siguro po. So yun lang po, thank you.
So yan po, medyo pababa yung slope niya. Pero mukhang marami pa pong pwedeng itanim dito kasi malaki-laking area pa rin po siya. Almost 1,000 square meters din yan. So yun, pag-isipan ko pa kung talaga itatanim. So yun po, magpapahinga po muna tayo. So ito po yung mga napitas ko kanina, yung atis. Tapos ayun, pumitas rin po ako ng grapes. So this is Brazilian hybrid. So mapapansin nyo, green pa rin siya, no? So light green, kasi ang Brazilian hybrid kapag nahinog siya, light green lang o medyo yellow green. Pero pag titikman po ninyo ito, matamis na po ito kasi nasa 103 days na po siya from pruning. Ayan. Matamis na po siya. So may buto po siya, ayan. Pero syempre, mas maganda po ang Brazilian hybrid. I think, so nga, nabagay ka ating dati to. So up to 120 days kasi yun po talaga yung pinakamatamis na po niya. So mas sinog na yun. Pero ngayon, I think pwede na din ba siyang kainin kasi matamis na rin po siya. Siguro may itatamis pa po talaga siya. And then, magbibigay lang po ako ng tips. So, sa pagtatanim po ng grapes, dapat po siya ay tuwing hapon po tayo nagtatanim para at least hindi po masyado maaraw. So, para may time po siyang mag-adapt po muna sa klima kasi medyo hapon po malamig eh. Hanggang sa maaraw siya sa maga. So yun po, so marami pong benefits din po yung grapes. So I think una, maganda po siya tingnan sa farm. Pangalawa, vitamin C. So yun. And then marami pa pong iba. And then sa strawberry din po, ganoon din po siya. Ang strawberry po ay marami pong seasons. So meron pong June bearing, meron pong ever bearing, and meron pong day neutral. So sa ang ating strawberries po dito ay halo-halo po yung varieties na meron ako. So meron po yung June bearing like Sweet Charlie, Honey Oy, ano pa ba, Akihime. So yun po yung mga maraming magbunga kapag season nila. And then I have also here San Andreas and Albion, kung saan ito po naman po ay ever bearing. So lagi po silang nabubunga, pero syempre depende pa rin sa pag-aalaga. Kasi kapag siya po ay hindi ganun kaganda, hindi rin po siya ganun ka nagbubunga. So yun po yung manakita nyo kanina dun sa mga plant natin. So yun, gagawa na lang po ako siguro ng separate na video for mulberries din po, kasi mulberries natin marami po siyang benefits. Sorry. So yun po. So thank you po ulit. So papainugin na lang natin tong atis. Thank you.